بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay uko lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang pagpapala ay mapasa kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang pamilya at sa lahat ng tumatahak sa kanyang landas. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at propeta. Mga kapatid sa Islam at mga gilyo naming tagapagsubaybay ng programa ng Islamic Light Multimedia, handog ho namin sa inyo para sa araw na ito ang paksa patungkol kay Jesus alayhi salatu wassalam o patungkol kay Jesus Christ, peace be upon him, na kung saan ang mensahe pong ito at ang lecture na ito ay saklaw para sa mga kapatid naming mga mananampalatayang mga Muslim at para na rin sa mga ating taga-subaybay na mga hindi sumasampalataya o sabihin nating mga hindi Muslim. So mga kababayan at mga kapatid sa Islam, atin hong tunghayan at malaman mula sa liwanag ng Al-Quran Al-Karim kung sino si Jesus sa pananaw ng Islam. So ano ho ba ang pagkakilanlan ng mga Muslim patungkol kay Jesus Christ, peace be upon him? Siya ho ba ay anak ng Diyos? Siya ho ba ay Diyos? O siya ho ba ay sugo at propeta ng Diyos? Sadyang kapansin-pansin ho mga kapatid sa Islam na kung ating papansinin sa ibang mga pananampalataya at ibang relihiyon ay ating mapapansin na nagkakaroon sila ng debate at kung minsan bangayan at awayan hinggil sa pagkakilanlan kay Jesus, naway kaawaan naman siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang isa lamang ang Biblia na kanilang hinahawakan at isa lamang ang kanilang nagiging batayan. Ang isa sa kanila ay naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Ang isa naman ay naniniwala na si Jesus ay propeta ng Diyos. Ang kabila naman ay naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos na siya ring Diyos. At ang isa naman ay naniniwala na si Jesus ay kanyang dakilang tagapaglikha. Bawat isa ay may kanya-kanyang paniniwala at may kanya-kanyang pagkakilanlan hinggil kay Jesus, sumakanyanawa ang kapayapaan. Samantalang sa mga Muslim naman ay nagkakaroon ho ba ng debate sa pagitan ng dalawang Muslim kung sino si Jesus alayhi salatu wassalam, hindi ho natin ito matutunghayan sa panig ng mga Muslim. Walang kailanmang nagkaroon o hindi kailanman nagkaroon ng debate sa pagitan ng at least dalawang Muslim na kung saan bawat isa sa kanila ay mayroong pananaw hinggil kay Jesus, samantalang isang batayan lamang o Quran lamang ang kanilang hinahawakan, sapagkat kaming mga Muslim, ang mga Muslim ay pare-parehas at iisa lamang ang aming paniniwala at pagtanggap kay Jesus at sumakanyanawa ang kapayapaan. Nagkaisa ang lahat ng mga Muslim sa buong panig ng mundo hinggil sa pagkakilanlan kay Jesus alayhi salatu wassalam. Nang dahil sa ang pinakahuling batayan at tasaligan ng batas na ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang banal na Quran al-Karim sa kanyang pinakahuling sugo at propeta, mangyari na sa araw hong ito ay ang ating magiging batayan din hinggil sa pagkakilanlan kay Jesus alayhi salatu wassalam ay mula sa liwanag ng Quran al-Karim na siyang pinakahuling kapahayagan na pinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pinakahuling sugo at propeta. So, ang pagitan ho ni Jesus at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay humigit kumulang 600 taon. At sa pagitan ho ng panahong ito at ng mga taong ito ay maraming masasabi nating mga kababalaghan at mga misteryoso ang mga naganap na kung saan maraming mga nangaligaw at hindi naliwanagan hinggil sa pagkakilanlan kay Jesus sumakanyanawa ang kapayapaan. May mga tao sa panahong iyon, sa pagitan ng panahon ni Jesus at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay nanatiling naniniwala na si Jesus ay siyang sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. At may mga tao naman na naligaw at nalihis ika nga ng landas at sila'y napaniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. At meron pang mas masaklap
na kung saan ang iba naman ay paniwala na si Jesus ay siyang mismong Diyos. At meron pang iba na nagsasabi na siya ang dakilang tagapaglikha. Nang dahil dito ay itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya'y nagpadala at nagsugo ng pinakahuling sugo at propeta upang sa gayon ang mga tao ay bumalik sa pagsamba sa kanilang dakilang tagapaglikha at higit sa lahat mabigyang linaw kung sino nga ba ang pagkatao, kung ano nga ba ang pagkatao ni Jesus, sumakanyanawa ang kapayapaan. Kaya ating mapapansin mga kapatid sa Islam at aming mga kababayan na kung saan sa banal na Quranul Karim napakaliwanag kung sino si Jesus ayon sa liwanag ng Al-Quran Al-Karim, napakaliwanag kung sino si Jesus Christ, peace be upon him. So, nagpadala ng huling sugo at propeta si Allah subhanahu wa ta'ala. At kalakip nito ay nagpababa din si Allah subhanahu wa ta'ala ng pinakahuling kapahayagan, yun ay walang iba kundi ang Quranul Karim. At doon ay napaliwanag o nabigyang linaw kung sino si Jesus Christ o sino si Jesus, sumakanyanawa ang kapayapaan. At bago ho natin banggitin ang ilang mga talata, matapos tayong magkasundo ng ating mga babanggitin na mga basihan ay ang Quranul Karim sapagkat naniniwala kami na ito ang nanatili at mananatiling batas at saligan ng batas hanggang sa pagkagunaw ng mundo sapagkat ang banal na Quranul Karim ay kailanman hindi nagbago at kailanman hindi ho siya magbabago. Bilang panimula mga kapatid sa Islam, ay dapat nating malaman na si Jesus Christ, si Jesus, sumakanyanawa ang kapayapaan, ay kinikilala ng mga Muslim. At hindi kailanman magiging ganap ang pagka-Muslim ng sinumang Muslim hanggat hindi siya maniwala at hanggat hindi niya tinanggap si Propeta Jesus, sumakanyanawa ang kapayapaan. Sa madaling salita, ang isang tao o ang isang nagpapanggap na Muslim ay hindi siya magiging ganap na Muslim hanggat hindi niya tinanggap si Jesus sa kanyang buhay, ng kanyang buong puso, ng bukal sa kanyang kalooban. Ito ho ay kabilang sa fundamentals na paniniwala namin sa pananampalatayang Islam. Nang dahil dito, kabilang sa aming pananampalataya, kabilang sa aming paniniwala ay ang paniniwala at pagtanggap kay Jesus, sumakanyanawa ang kapayapaan. Subalit, nanatili ang katanungan. Ano ang pagtanggap? At ano ang paniniwala? At ano ang pananaw ng mga Muslim o di kaya ng Islam hinggil kay Jesus sumakanyanawa ang kapayapaan? Una-una si Jesus Christ at si Jesus o si Jesus sumakanyanawa ang kapayapaan, kami ho ay naniniwala na si Jesus ay siyang sugo at propeta ng Diyos. At bilang sugo at propeta ng Diyos at aming matanong sa ating mga kababayan, ano ho ba ang obligasyon ng isang tao hinggil sa mga sugo at mga propeta? Ulitin ko ho, ano ang obligasyon ng isang tao sa mga sugo at mga propeta? Tayo ho, meron tayong obligasyon sa ating mga magulang, sa asawa, sa kapatid, sa trabaho, sa employer. So ang aking tanong ho, ano ho ang ating obligasyon sa mga sugo at mga propeta? Ang atin ho bang obligasyon ay sila'y ating sambahin o di kaya sila'y ating paniwalaan? Magkahiba ho ang dalawa. Magkaiba ang paniwala at pagtanggap sa mga sugo at mga propeta at sa pagsamba sa mga sugo at mga propeta. So sa pananampalatayang Islam, ang amin hong pagtanggap at paniniwala kay Jesus ay obligado kaming maniwala sa Kanya at mahalin ang dakilang sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala at hanggang doon lang ho. Ang ibig sabihin, hindi ho kabilang sa ating obligasyon na sambahin ang sinumang mga sugo at propeta ng Diyos. Alinmang sugo at propeta ng Diyos ay hindi ho natin maaaring sambahin, maging siya man ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o di kaya si Propeta Jesus, sumakanyanawa ang kapayapaan, o alinman sa mga sugo at mga propeta na mga nauna kay Propeta Jesus at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa madaling salita, tinatanggap namin si Jesus bilang sugo at propeta ng Diyos. Pangalawa ho, tinatanggap din ho namin si Jesus bilang mga mananampalatayang mga Muslim na si Jesus ay isang mananampalataya at isang Muslim na katulad din ho namin sapagkat ang aming sinasamba at ng kanyang sinasamba ay iisa lamang. Ang ibig sabihin, kung papaanong kaming mga Muslim ay sumasamba sa tagapaglikha, gayon din naman si Jesus ay sumasamba sa tagapaglikha.
So, ang sinasamba namin mga Muslim at nang sinasamba ni Jesus ay iisa lamang. Iisa lamang ho ang aming sinasamba nang dahil dito, si Jesus ay kabilang sa mga Muslim o di kaya mga sumusuko at sumasamba lamang sa kanyang dakilang tagapaglikha. Bila palatandaan o ilang mga palatandaan na ang mga Muslim ay kinikilala si Jesus bilang sugo at propeta at kinikilala siyang dakilang sugo at propeta sa piling ng mga Muslim, alam ho ba ninyo na si Jesus sumakanyanawa ang kapayapaan ay nabanggit ng 25 beses at least sa banal na Quranul Karim, samantalang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay 5 beses lamang nabanggit ang kanyang pangalan. At samantalang si Maria, o di kaya si Mary, peace be upon her, na siyang nanay ni Jesus Christ, peace be upon him, ay nabanggit sa loob ng Biblia ng 18 beses lamang. Samantalang sa banal na Quranul Karim ay nabanggit ang kanyang pangalan ng 32 times, almost 100 times more. Nabanggit ang pangalan ni Maria sa banal na Quran kung ikukumpara sa Biblia. So ilang mga palatandaan lamang ito na kinikilala ng mga Muslim si Jesus Christ, peace be upon him, at ng kanyang nanay na si Maria, Maryam alayha as-salam. At kabilang ho sa palatandaan mga kapatid ay sa banal na Quran al-Karim ay mayroong kabanata na nakapangalan at naka-address kay Maria na siyang nanay ni Jesus, sumakanyanawa ang kapayapaan. Sa banal na Quran al-Karim, wala tayong mahahanap na kabanata na nakapangalan sa asawa o sa nanay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit natatanging babae na kung saan ang kabanata ng Quranul Karim ay nakapangalan sa kanya at naka-address sa kanya ay natatanging si Maria, sumakanyanawa ang kapayapaan. So, isang palatandaan ito o ilang mga palatanda na atin nabanggit na ang mga Muslim ay kanilang kinikilala si Jesus at ng kanyang nanay na si Maria, sumakanilanawa ang kapayapaan. Mga kapatid sa Islam, nang ipinanganak si Maria, sumakanilanawa ang kapayapaan, ay siya ho ay inilagaan at kinalinga ni Zacarias, o di kay Zacarias sa banal na Quran. At sa pagkalinga ni Zacarias alayhi salam kay Maria ay doon pa lang ay nagsimula na ang ilang mga himala, nakitaan na ng himala si Maria, si Maryam alayhi salatu wasalam, sapagkat kilala sa wikang Arabic si Maria bilang Maryam, nakitaan na ng ilang mga himala si Maryam alayhi salam bago pa man niya ipinanganak o bago pa man siyang magdalang tao kay Jesus, sumakanyanawa ang kapayapaan. So nang kinupkop at nang kinalinga siya ni Zacarias, ay sa tuwing dinadalaw ni Zacarias si Maryam o si Maria sa kanyang silid dasalan, ay palaging nakikita ni Zacarias na punong-puno ng pagkain ang silid dasalan o kwarto ni Maryam alayha as-salam. At napatanong si Zacarias, saan nang galing itong mga biyayang ito? At sinabi ni Maria, lahat ng mga ito ay mula sa Allah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. At ang pagkakasalin sa Tagalog ay nabanggit natin ho kanina. So, nang nagdalang tao si Maria, si Maryam alayhi salatu wassalam, ay marami ang hindi nakapaniwala sa nangyari. Paano si Maryam alayhi salam na magdadalang tao samantalang wala siyang kapiling, o sabihin natin wala siyang kasiping na lalaki? So paano siya magdalang tao? So ang unang hindi tumanggap kay Maria ay mismong mga pamayanan ni Maryam alayhi salam, at kanilang sinabi, فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. Nang ipinanganak ni Maria si Jesus, sumakanyanawa ang kapayapaan, marami ulit ang hindi nakapaniwala at kanilang sinabi, يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. O Maria, katotohanan, ikaw ay gumawa ng isang bagay na kailanman ay hindi pa nangyari noon. Ibig sabihin, gumawa ka ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. Ano ho yun? Ang magdalang tao ka at manganak ka
Sementara wala kang kasiping at wala kang kapartner, o di kaya wala kang husband. Paano ka mga anak? Samantalang wala kang husband. At dito pa lamang ay kanila nang pinaratangan si Maria, peace be upon her. Pinaratangan nila si Maria, peace be upon her, na gumawa ng isang kalaswaan o di kaya ng kasamaan. So, ayon sa banal na Quranul Karim, si Maria, sumakanyanawa ang kapayapaan bilang kasagutan sa kanilang paratang ay kanyang tinuro. Tinuro niya ang sanggol na kanyang hawak. Fa'asharat bihi. Ang ibig sabihin, fa'asharat ilay. Qalu ya Maryam, kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Fa'asharat ilay. At kanyang tinuro ang sanggol. At sabi nila, paano namin kakausapin ang isang sanggol lamang? So bakit tinuro ni Maria ang kanyang anak? Ang ibig sabihin dito ay hinayaan niya na ang sanggol na si Jesus ang siyang mismong sasagot sa kanilang paratang, ang siyang mismong sasagot sa kanilang katanungan. Anong sinabi ni Jesus Christ, peace be upon him? Samantalang sa panahong ito ay sanggol pa lamang si Isa alayhissalatu wassalam, at ito ho ang maituring na isa sa mga pangunahing at unang himala ni Jesus na nangyari samantalang siya ay sanggol pa lamang. Anong sinabi ni Isa alayhissalatu wassalam, mas kilala siyang Isa sa Arabic at sa Islam? Anong sinabi ni Jesus sa banal na Quran al-Karim bilang kasagutan sa paratang ng mga Hudyo? Sinabi ni Isa alayhissalatu wassalam, qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Qala inni Abdullah. Sinabi ni Jesus samantalang siya isanggol pa lamang, inni Abdullah, ako ay alipin ni Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. At ako'y kanyang binigyan ng kasulatan at ako'y kanyang hinirang bilang propeta. So mga kapatid sa Islam at mga kababayan naming tagapagsubaybay, ay dito pa lamang pinakilala na ni Jesus ang kanyang pagkatao na siya isang sugo at propeta. Kailan ho siya nagpakilala? Samantalang siya ay sanggol pa lamang. Kaya nang dahil ho dito ay hindi nangyayaring mag-aaway-aaway ang mga Muslim sa pagkakilalan kay Jesus alayhissalatu wassalam kung sino nga ba ang kanyang pagkatao, sapagkat bakit sanggol pa lamang ay nagpakilala na si Jesus kung sino ang kanyang pagkatao na siya isang sugo at propeta ng Diyos. At ang pagiging sugo at propeta ng Diyos ay isa sa pinakadakilang aantas na makamit ng isang tao at bagay na hindi ipagkakalob ni Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lang sa mga taong kanyang hinirang at kanyang pinili. Ito ho ay pagpili mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling salita, mga kapatid sa Islam, ay mula pa sa pagkasanggol ni Jesus at ni Isa alayhissalatu wassalam, ay siya'y nagpakilala lang bilang sugo at propeta ng Diyos. Hindi siya Diyos at hindi rin siya anak ng Diyos. At pagkatapos nito, matapos siyang hinirang bilang sugo at saka propeta, ay unti-unti nang nagkaroon ng himala. At sunod-sunod na mga himala si Jesus bilang patunay na ang taong ito ay hindi ordinaryong tao at ng taong ito ay isang sugo at siya ngang isang sugo at propeta. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Ali Imran? Tamam? Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim nang si Jesus ay hiniran ng sugo at saka propeta? At ano ang mga himala na pinamanas at pinakita ni Jesus bilang patunay na siya nga ay sugo at propeta? At bago natin basahin, ang mga sumusunod na mga himala ay nabanggit sa banal na Quranul Karim. At pangalawa, at ang mga sumusunod na mga himala, hindi patunay na siya ay Diyos, kundi patunay na si Jesus ay sugo at propeta ng Diyos. Sapagkat ang mga sugo at mga propeta, nang sila ay isinugo at mga propeta, kalakip nito, pinagkalooban ang mga sugo at mga propeta ng ilang mga himala bilang patunay na sila ay mga sugo at propeta ng Diyos. Ganon din si Jesus Christ, si Jesus sumakanyanawa ang kapayapaan, ay pinagkalooban ng ilang mga himala bilang patunay na siya ay sugo at propeta. Wa rasula, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah wa ubri'u al-akmaha wal-abrasa wa uhyi al-mauta bi idhnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Ang atin hong nabasa ay kabanata mula sa banal na Quran
At dito ho, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ilang mga himala na nangyari sa kapanahunan ni Jesus, sumakanyalawa ang kapayapaan bilang patunay na siya nga ay sugo at propeta ng Diyos. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kanyang hirangin siya, o di kay si Jesus, na isang sugo at angkan, o sa angkan ni Israel, at nagsabi, Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Katotohanan, ako ay may dalang mga tanda. Ako ay may dalang mga tanda. Qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, mula sa inyong Diyos. Anni akhluqu lakum min at-tin, na kung saan ako ay gagawa at huhubugin ko ang isang putik sa pamagitan ng putik na parang isang ibon, at aking itong hihipan at siya'y magiging ibon mula sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay unang himala o isang himala kay Jesus, sumakanyanawa ang kapayapaan. At kabilang pa sa mga himala na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, at aking nagagamot ang mga bulag at na mga may ketong, at aking nabubuhay ang mga patay. Subalit, hanggang dito lang ba ang talatang binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sagot ay hindi. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, بِإِذْنِ اللَّهِ, sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa makatawid, ang mga himala na nangyari sa kapanahunan ni Jesus alayhi salatu wasalam ay hindi angking kapangyarihan na nagmula kay Jesus Christ peace be upon him, kundi ito ay himala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din naman sa mga sugo at mga propetang nangauna sa kanya, ang mga himala na mga nangyari sa kanila ay hindi angking nilang kapangyarihan, kundi ito'y nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang muli patunay na sila ay sugo at propeta. So sa madaling salita, mga kapatid sa Islam at aming mga kababayan, nakitaan ng maraming mga himala si Jesus alayhi salatu wasalam na siya ay nabilang patunay na siya ay sugo at saka propeta. Ganun pa man, may mga ilang mga taong hindi naniwala kay Jesus, isa kabilang sa kanila ang mismo mga pamayanan na kung saan doon ay pinadala sa kanila si Jesus alayhi salatu wasalam. At nangunguna ho sa kanila ang mga Hudyo o di kaya ang mga Banu Israel, bagkus ay kanila pang pinagtangkaang pakuin sa cross si Jesus, sumakanyanawa ang kapayapaan. Subalit, nagtagumpay ho ba ang mga Hudyo, ang mga Banu Israel, sa pagpako kay Jesus, sumakanyanawa ang kapayapaan sa cross? Sila ho ba ay nagtagumpay o hindi? Again, walang maliwanag na kasagutan mula sa Biblia kung ano ang naganap noong panahong iyon ng pinagtangkaang pakuin sa cross ng mga Banu Israel, ng mga angkan ni Israel, o di kaya ng mga Yahud, si Jesus alayhi salatu wasalam. Walang maliwanag na kasagutan. Kahit nagpababa ng huling kabanata, ng huling kapahayagan si Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay walang iba kundi ang Quranul Karim, upang sa gayon mabigyang linaw kung ano nga ba talaga ang nangyari noong panahong iyon. Kahit sa banal na Quranul Karim, ay dito ho ay napatunayan at siya rin paniniwala ng mga Muslim na si Jesus unang-una ay hindi na ipako sa cross. At pangalawa ho, hindi ho siya namatay, kundi nanatiling buhay si Isa alayhi salatu wasalam. At siya rin hong paniniwala at panampalataya ng lahat ng mga Muslim. Lahat ho kami mga Muslim ay nagkakaisa na si Jesus ay hindi namatay, at higit sa lahat, hindi rin ho siya na ipako sa cross. Kaya nga, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quranul Karim, at ang talatang ito na ating babasahin ay bilang patunay na si Jesus ay hindi nga siya naipako sa cross at hindi rin siya namatay. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. At sinabi ni Allah, datapwat, siya ay hindi nila napatay, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, at hindi din nila siya naipako sa cross. Datapwat, walakin shubbiha lahum, datapwat ang kanilang nailagay na lalaki ay kawangis ni Isa alayhi salatu wasalam, o kahawig ni Jesus, sumakanyanawa ang kapayapaan. Kaya dito natin mapagtanto, bakit sa kidami-dami ng mga propeta ay natatanging si Jesus lamang ang muling babalik maging ang pinakamamahal naming sugo at propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi na muling babalik sa mundo, hindi na bababa at hindi na babalik sa mundo, natatanging si Jesus lamang at wala ng iba. Bakit kaya
isang malaking palatandaan na si Jesus ay buhay at hindi namatay, at higit sa lahat, hindi rin ho siya naipako sa cross. Niligtas siya ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pagkapako sa cross. So again, ang bagay na yan ay malinaw at napakaliwanag sa banal na Quran al-Karim. Bagay na hindi natin mabibigyang linaw kung ating babasahin ang mga sinaunang mga kapahayagan na pinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat bakit ang mga sinaunang mga kapahayagan na pinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi naligtas mula sa pagbabago, mula sa dagdag, at mula sa pagbawas. At nang dahil dito, mga kapatid sa Islam, ay ang pagbalik at muling pagbalik ni Isa alayhis salatu wassalam at ang kanyang muling pagbaba ay isa sa mga tanda ng malapit na kaganapan ng pagkagunaw ng mundo. At ang kanyang pagbaba at ang kanyang muling pagbaba ay kabilang sa pinapaniwalaan ng mga Muslim, o mas kilala sa terminolohiya ang ginagamit ng mga hindi Muslim, o di kaya ng mga Kristiyanong second coming ni Jesus Christ, peace be upon him. Kami ho ay naniniwala na muling bababa si Jesus alayhi salatu wasalam sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kanyang pagbalik at ang kanyang pagbaba ay palatandaan na nalalapit na ang kaganapan ng pagkagunaw ng mundo. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran al-Karim sa Surat Az-Zukhruf? وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا فَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. At siya, ang ibig sabihin si Jesus, ay magiging isang tanda. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, ang ibig sabihin, ang sinabi ng mga ulama, ng mga pantas sa Islam, ang pagbaba ni Jesus ay palatandaan, ang muling pagbaba ni Jesus ay isang palatandaan ng nalalapit na kaganapan ng pagkagunaw ng mundo. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un, kayat ako inyong sundin, hadha siratun mustaqim, ito ang matuwid na landas. Mga kapatid sa Islam at sa mga kababayan ho namin na mga hindi Muslim, so, napakilala na ho namin sa inyo si Jesus kung sino si Jesus ayon sa pananaw ng Islam. At bigyan ho nating linaw uli na si Jesus ay isang Muslim. At si Jesus ay isang sugo at propeta. Hindi ho siya Diyos at hindi rin siya anak ng Diyos. At hindi ho siya naipako sa cross, at higit sa lahat, hindi ho siya namatay. At panghuli, kami ho ay naniniwala na darating ang araw na muling babalik si Jesus bilang isang Muslim, at kanyang susundin ang batas, ng pinakahuling batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay walang iba kundi ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala, batas na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. At bilang pagwakas mga kapatid sa Islam, ito ho'y payo mula sa inyong kapatid, at para sa aming mga kapatid sa Islam, nang dahil dito ay hindi pinapahintulot sa Islam ang pag-celebrate o di kaya ang paggunita ng araw na kapanganakan ni Jesus Christ, peace be upon him, o mas kilalang Christmas, araw ng kanyang kapanganakan. Sapagkat bakit? Kaming mga Muslim ay anumang uri ng pagdasal, anumang uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan ito ay mayroong batayan mula man sa Quran o di kaya sa sunnah, sa tradisyon, katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Because ang pag-celebrate ng Christmas, tamam? Ang pag-celebrate ng Christmas ay isa sa mga hindi ipinintulot sa Islam, sapagkat wala ho itong batayan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Sino man ang nanggaya sa grupo ng mga tao, katotohanan siya ay kabilang sa kanila. At ipinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo na sa mga mananampalatayang mga Muslim, na ang pagmamalabis sa pagturing sa tao, lalo na sa mga sugo at mga propeta. Kung ang mga sugo at mga propeta ay nagpakilalang sugo at saka propeta, kailangan atin silang ituring bilang sugo at saka propeta lamang, at walang labis at walang kulang. Nang dahil dito, bilang pagwakas muli, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, "La tutruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam." Huwag kayong magmalabis sa akin, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa huling yugto ng kanyang buhay, huwag kayong magmalabis sa akin na tulad ng ginawa ng mga Hudyo at mga Kristiyano, o katulad ng ginawa ng mga Kristiyanong pagmamalabis at pagmamataas kay Jesus
alayhi salatu wasalam ng sobra-sobra sa kanyang katayuan at sa kanyang antas. So hanggang dito lang lamang ho ang ating lecture. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.